Tumabangin, nararapatan tayo lumanap, pagsisiya natin ang aming mga kasalanan at mga magpapatuloy. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lumalabasan sa isip, sa lika, sa gawa, at sa aking patutulang ko. Kaya sinasama ko sa mga kapatid ng Maria, sa lahat ng mga anghel ng mga panalo, at sa inyo mga kapatid na may kailangan sa Panginoon ng Diyos. Awa tayo ng mga kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawa tayo. Panginoon, kaawa tayo. Kristo, kaawa tayo. Kristo, kaawa tayo. Panginoon, kaawa tayo. Panginoon, kaawa tayo. Maraming mapapangyarihan, inihamay mo sa kapatiran mo sa mabuting balita ang mga tao sa Inglaterra na tinuruha ng obispong si San Agustin ng Canterbury. Ang pagkukunyaging binanam niya ay mundan gawa at pakinabangan ng iyong simbahan sa mamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa na. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol sa San Pedro. Mga tinamamahal, kalakot ng wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagkinti. Maging mapagkinti kayo at panatiling malinaw ang mag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalin kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawid ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang paloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang kapangyarihang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ay tagapangaral? Ipangaral mo sa iba ng Diyos. Ikaw ay tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y pagbihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at tuwing naging pangkaraniwan ang magbigat na pagsubok na inyong dinadanas. Sa hali, magalak kayo sa inyong pagbibihagi sa mga hirap ng Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kapatulaan. Ang salita. Salamat sa Diyos. Thank you.
San Marcos. Patuloy sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubuhi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ng lahat ng Panginoon, lumabas siya at nagmalik sa Bitanya kasama ng labing dalawa. Palimasay, tumatawi ng naman. Kinabukasan na sila ipabalik ng mula sa Bitanya. Nagutom si Jesus. Madalang ito sa bigalayuhan ng isang puno ng higos na matapon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siya makikapag ng mga tao. Sabay hindi pa panahon ng higos noon, kaya sinabi niya sa puno ng higos, wala na makakain pa ng iyong bunga. Ito'y nilating ng kanyang mahalagan. Pagdating nila sa Jerusalem, namasok si Jesus sa templo. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namimiginuan at pinagtunaon ang mga mesa ng mga mamamaling ng salabi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapali. Pinagbabalan niya ang magdaan sa loob ng templo ang sino mga may dala-dalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya na susulat ang aking bahay at katawaging bahay na laminan ng lahat ng bansa. Ngunit ginagawa niya ang tugad ng mga magnanakaw. Narinig ito naman po ng saserdote at ng mga eskriba. Buwan ko na yung humanap sila ng paraan upang mamatay si Jesus sabagat natatakot sila sa kanya dahil sa umahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ang lungsod sa Jesus na kanyang mga alaga. Kinaumagahan pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng higos. Naalala ni Pedro ang nangyari ng kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng higos na sinumpa ninyo. Sumagot sa Jesus, manalo kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan. Tumalon ka sa dagat na hindi siya nagalingdangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo, nakanggap na ninyo iyon. At matanggap na ninyo. Kapag kayo'y nananalangin, patawarin ko na ninyo ang nagkasala sa inyo. Upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasalangin ng inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi naman kayo palagawarin ng inyong amang nasalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Why ba ba niya ba yung sadaan? Muli na yung sadaan ng sadaan. So, bahagi dito ng ating pagtulog ng mga timboto ng kamahal-mahal ng puso ni Jesus sa pagbuhay ng pagnanabena sa kanyang harapan bilang paghahanda sa nadalabing na kapistahan. Bahagi po na itinamamanin ko sa akin ngayon sa araw na ito. Kutusin mo ay napakayaman ang mga ipinahayag ko sa akin. Maraming tema na pwede mong mabuo. Pero ayaw ko na ninyo ang ipinahayag ko na sa unang pagbasa, sinabi ko rito sa ulang niyang pastor sa Pedro na gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng Jesu Kristo.
Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. May kanya-kanya tayong biyaya na pinanggap. Yung paanyaya na yung pinahayaw ay gamitin. Gamitin natin. Sa Ebanghelyo, nakita po natin na sinumpa ay nasusunod ng Diyos. Nakita natin yung kapangyarihan ng kanyang sumpa. Bagaman po yung mensahe na ibinibigay ko sa Ebanghelyo ay lakas ng padalangin. Pero yung makita ko natin kung bakit sinumpa yung puno ng Diyos isa pa lang ano, walang makitang bunga. Hindi namumunga. Kaya sinumpa ni Jesus. Sabagat yung lakas na ipinatalong sa kanya, hindi niya ipinibigay. Madako. Kaya wala siyang bunga. So, maliwanag na kung saan ang pinapanayan sa amin ang pumunod. Na gamitin natin ang lakas ng biyaya na ipinagkaloob sa akin ni Yahweh ng Sagat. Maring yung ating biyaya ay hindi naman pinaka-number one. Ibig sabihin, hindi tayo yung pinaka. Yan ay biyaya pa. Hindi tayo ang pinakamagaling na kumanta, yung bawa. Pero kayo pa, huwag na yung kamalang sa pagkanta. Hindi kasi tunado. Gamitin mo. Bahagi mo na kung saan yung makita natin. Hindi ka naman naisip mo na ito. Ay, kapag si tunado ka na, hindi mo ka na kumanta. Makasisira ka na. Pero yung galing mo, sigurado, kung hindi naman ang galing mo isa pagkanta, sigurado, may binigay ang Diyos na galing mo. Doon natin, hindi nabigyan ng panahon. At kung sa kanima, namin po isa ko kasi, maraming problema kung bakit hindi natin ginagamit yung ating galing. Maraming siguro hindi napapansin ang ibang tao, yung aming galing. Kaya hindi namin nagagamit. Kung tawagin po natin ay to the fullest, sa marami nito may pwedeng may pagkaloob na biyaya para sa iba. But anyway, gamitin natin. Ang mahalaga kasi ay yung galing natin. Hindi natin, ay huwag natin pabayaan ay hindi natin ginagamit. Ay baka sumpahin tayo ni Jesus. So, ang ibinigay sa alay niya para makapagbigay ng papuri sa Diyos. Gamitin namin ang mga Diyos. Hindi isa pa sa mga ngunit hindi sa lahat para pagbigay ng papuri sa Diyos kay Yahweh sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Sabi mo, maaari nga siguro kung hindi ka napapansin yung iba, pero hindi ba rin? Ang mahalaga, maliwanag sa iyo, na ito yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos, gamitin mo. Sabi mo, kapag maaari nga siguro hindi ka naman kayo napapansin yung iba, kasi kung minsan ang tao na dapat natin makita kung minsan yung inaanap ng tao ay yung pinakamagaling. Yung kung tawagin nga po natin ay may staffing ka, yung galing mo, maaaring hindi nagbigay ng kilig para sa iba, pero may galing ka. Ang mahalaga, gamitin mo yun. Pero alam natin, hindi lang mangyayon yung problema na inaharap ng taong may mga galing ngunit hindi nila pinapakita. Ang isa po siguro, malaking balaki ay tayo mismo ay hindi natin nakikita na ito yung galing na ipinagkaroon ng Diyos sa akin. Tayo mismo po minsan ay hindi nagtitiwala sa galing na ipinagkaroon ng Diyos. Kaya kung
natin nagkakamit. Pero bahagi rin po na maaaring maging pagkakaon na nang kumisan niyo po tayo, ito'y pinagpunuso na i-appreciate namin yung galing na nakikita namin sa kapwa-tapa. Kasi para po maliwanag na ito'y kinakailangan din ang gamitin. Huwag mo kayong magpukula. Huwag niyo sabihin na ang ganda ng proses mo, pero sino nato. Kasi bakit? Ay baka maniwala yung tao na pinagsabihan mo ay baka tumating yung pagkakataon ng mali sa poetiya. Kasi hindi niya matanda kung ano niya yung matutuhanan. Kasi siya ay naniwala na doon sa sinabi mo na siya magaling. Kung talaga magaling siya, ay appreciate nyo. Huwag kayong magbubola. Sabagat bahagi mo ng pagkakataon na kapag mo tayo ay magbubola, sinasabihan natin na yun ang kanyang galing, ay hindi mo tayo nakatuturo. Sa pagkiro sa taong ito, para tunay na matuto ang kanyang pag-iing isang tunay na nilalang sa daigdig na ito. At baka masayang ang kanyang panahon, kasi yung mga tao na umisa na, ito yung galing ko. Ngayon ba, ito yung galing ko, magaling akong kumanta, isinunalo naman. So, dahil maaaring akala niya na yung ang kanyang galing, doon na yung pinupukos yung kanyang oras, ay sayang. E kung alimbawa yung galing naman niya ay hindi pagkanta. Alimbawa yung kanyang galing ay alin. Yung kanyang galing ay maging artista. Ay sayang yung panahon na pwede niya i-develop yung kanyang pagiging pagiging artist. Para lalong maging maayos sa kanyang pagkino sa daigdig na ito. Hindi kaya ay yung pagsusulat. Yung pagiging maligayin. Depende po sa kakayanan ng bawat isa. Pero yun. Nawa po maging maliwanag ang sa aming makita na itagal po natin. Alam po natin na sabi nga ay kapag yun ang galing mo, malalaman mo rin kung saan taong ito ay doon din ang galing o wala. So, kinakailangan din natin ma-develop ang bawat tao na makita niya yung kanyang tunay na bigaya na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. At magamit niya ito sa ikaw pagpupuling sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kaya, kahit na ako siguro sa pinagalim na yung galing natin na hindi ko yung hinahanap ng tao. Kasi kung isa ko ang hinahanap ng tao ay kakaiba. Maraming sabi na ay sa unang pagpasa ay pangangaral, diba? Pero kung ano ba mo yung galing mo lamang ay yung magaling kang magrubas ng bigay. Kung sabihin natin, napaka-pagrubas lamang ng bigay. Pero kung ang magaling, ay gamitin mo. Gamitin mo. Kahit na siguro kung sa tingin ng iba, ay wala namang katorya-torya yung galing mo. Walang kakwenta-kwenta, hindi. Yun yung galing na ibinigay sa iyo ng Diyos. Doon yung higit na gamitin. Maaaring na siguro sa pagtingin ng iba, hindi ka naman yayaman dyan sa galing mo. Pero kung yun ang ibinigay sa iyo ng Diyos, yun ang gamitin mo. Ang maliwanag mo. Maliwanag mo na kung saan niya din ang kasalanan. Yung biyaya na yung pinagkakaloob ng buong kapag. Na makita natin na ito. Kaya
ng formation, may mga tao sa tingin ng ibang tao ay successful. Pero hindi sila malikala. Bakit? Kasi ang pinagbabasihan ko minsan ay yung nakikita nilang material na katatayuan ng tao. Pero hindi siya talaga ganun. Ay, hindi po ito magbibigay ng tunay na damdamin sa puso ng tao. Nanamis na ituro sa atin ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ito po yung unang pagbasa sa iyong pinapahayag na isang term na ginamit ko rin ko na pinahayag ko sa sulat ni San Pedro ay kung inyong po makapansin. Hayaan niyo po na ulitin ko. Sabi ko rin ko ay sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi sa maraming kasalanan. Ang pagmamahal, pagod ko yung sinabi niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng dapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kung yung galing natin ay ginagawa natin para sa ating pagmamahal sa kapwa sa Diyos, ano man galing na ibinagay ng Diyos, tuloy nang sinabi ko kahit na maaaring pagbubukas naman ng pinggan, ayun o, ay nakapapaan ng kasalanan. Kasi naman isa din mga taong magalong. Pero hindi nila ginagamit yung kanilang galing. Ay sayang. Sayang yung galing na yan. Na ibinibigay. Misa ko may mga taong may galing. Kailan? Yung galing nila, alam. Kapag may pera, tsaka lang nila ginagamit yung kanilang galing. Hindi isa baga, wala na wala na yung pagmamahal, na wala na yung pag-ibig, na wala na yung katahinan ng bakit nila dapat gamitin yung kanilang kalim. Kinakailangan ang kanilang kalim ay gagamitin naman nila. Kapag may kapalit, kapag wala ng kapalit, wala nang gagamitin yung kanilang kalim. Then, maliwanag ang pinayon ni Jesus. Ang pagmamahal ay nakapakawin ng maraming kasalanan. Ang naman po, yun ang gamitin natin. Gamitin natin ang ating mga galing kasama ng pagmamahal natin. At maliwala po, marami po tayong magagawa sa buhay na ipinahayag mo sa amin ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi naman tayo maraming ginagawa. I know. Ito yung ginagawa mo ng pagbubuo ng pag-ahari ng Diyos. Kasi yung galing natin ay isang pagpapahayag ng pagmamahal na yung pinamanin ng buong may kapal. Kaya pagpapagana, pagpapahayag, pagpahangal ang pag-ahari sa pag-ahari ng Diyos.
Ama naming lumika, tumutulong kami sa iyong kalangitan. Ang gabi mo ang mga alay na ito na inihahalin namin inuunita kay San Agustin upang ang mga ito ay magtulog sa aking mga ikinabang. Sa iyong dulo na maansahan sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpapasawa ng mga ito. Amen. Sumayin ang mga ito. At sumayin ang mga ito. Paas sa inyong puso at iwan. Pinasa namin sa Panginoon. Masalubado natin ang Panginoon namin, Diyos. Marapat ka siya ay pasalubado. Ama naming makapangyarihan ko din ang marapat ay ikaw ay aming pasalubado. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo na ang Panginoon na iyong si San Agustin ay pinaralaman sa Panginoon niya matuho din namin at pagiging maasahan sa paglulungkulan. Kaya sa Yeso Cristo, na maasahan sa kapalan ay niyayag sa pagkasiwa sa sabayanan. Ang manasakit ng mga nilang tagapakasiwa na wanilman ang papatuloy magpahanggayon sa mga pagalangan na nilang inubuhon. Kaya isa ng sabayanan ang dito'y nagtitipon. Kaya ay isa ng mga anensis kawit ng mabuhi sa iyo naman ang umpay sa nakatakot. Kami nagpupuni sa iyong kanyang.
ay nagpagalalis sa pagkapatid ko rin ang pagkapuhay ng mga pinayari namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang palo sa iyong kakaroon ng kaso. Kami nagpapasalamat at labing yung inanapan ko ngayon sa lamang para pagkakuloy sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa kalawang buhay ng Kristo ay magkulad sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu sa amin. Ama, tingnan mo yung simbahang nakanap sa buhay ng Kristo. Pusin kami sa pag-ibig ay isa ni Francis ni Ventura. Anandaran ng parila at nalaanin mo rin ang mga kapatid namin na ang lahat na may pag-asang sila yung maling mabubuhay ay hindi na lahat ang mga umano. Awa at sila nabuhin sa iyong paliwanagan. Awa at paginapal na lahat ng pasado sa iyong buhay na walang wakas. Ay isa na mahal na bebe parigyan ka ng Diyos. Ay isa na mga apostol na lahat ng kapalanan ang mga ikilo sa dating na nabubuhin sa iyo. Manipag-iwag na marami ng pag-upuli sa karagal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesus Christ. Sa pamagitan ni Cristo, kasama niya sa kanya lahat ang maraming pag-upuli sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawala. Kasama ang Espiritu